sorry, as DJ. Hi, hi, hi! Welcome back sa DJ Ann Channel. Good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo sa inyong kinalalagyan? Sana ay okay din kayo lagi. It's been a long time, hindi po tayo nag-vlog kasi po ay napaka-hectic ang ating schedule sa ating mga alaga. So, ito na naman ang panibago nating topic. Ang title po ng ating topic is, bakit napagdadaanan ng mga OFWs ang depression? Yan. Bakit ba napagdadaanan ng mga OFW ang depression, guys? Ito kasi, ang trabahong ito is very, very hard. Kasi, diba, ikaw pumunta ka sa ibang bansa, pakisamahan mo ang ugali ng bawat isa sa bahay ng employer mo. So, whether they treat you good or whether they treat you bad, ikaw na ang bahala mag-handle sa sarili mo kung paano mo sila pakikitunguhan, guys. Ito ang tips number one. Una, problema sa Pinas. Yan. Numero uno ang problema sa Pinas, lalo na pag ang communication is hindi maganda, 'di ba? Lalo na pag mahigpit ang employer mo, so you need to keep your phone. Otherwise, is i-confiscate ni amo ang CP mo or itatapon niya ang CP mo kasi that is your time to do your job, 'di ba? Kaso nga, ang mga tao sa Pinas, akala nila pa-petiks-petiks lang ang trabaho ng OFW dito sa abroad. Hindi nila alam kung paano ka naghihirap sa abroad para din naman ito sa kanila. Diba? Sasabihin pa nila, hindi ka man lang mag-text, hindi ka man lang mag-ganyan. O yan, ang dami nang sinasabi na masasama laban sa'yo. E itong si OFW, syempre, mababasa yung mga hindi magagandang messages doon sa kanya. Siyempre, yung pagod, puyat, at saka gutom, nandun na lahat. Tapos may dadagdag pa yung mga sinasabing hindi magaganda sa kanya. So, yun ang una kung bakit nagkakaroon ng depression ng OFW. Pangalawa is problema sa mga amo. Yun ang nga sabi ko. Kailangan namin na pakitunguhan ang bawat isa yung mga ugali nila. Gaya sa akin, 5 silang dito member ng pamilya dito sa bahay ng amo ko. So they have different kinds ng pag-uugali. So how you can manage, 'di ba? Tapos inaaway ka pa sa Pinas, 'di ba? Masisiraan ka talaga, lalo na pag ang amo mo is mayayayay, diba? Konting kibot mo lang, pinagsasalitaan ka ng amo mo, meron yung mga ganyang employers na madamot pa sa pagkain, hindi ka pinapakain on time, wala kang rest within the whole days. Diretso yan, pag gising mo ng 6 o'clock until 12 o'clock or 1 or 2, ganon. Swerte na siguro yung may 4 hours to 5 hours na tulog dito sa abroad. So, ayun talaga, kung ganon yung 2 years na 2 years sa isang kontrata mo, tapos ganon yung trato sa'yo within 2 years, di ba? Maanuhan ka talaga. Parang yung iba, pag lagi kang napagsasalitaan kahit ginagawa mo yung best mo is napakasakit sa damdamin mo, tapos yung sa Pinas naman is very demanding sa time mo, is napakahirap i-handle ng isang OFW ang communication sa Pinas at saka dito sa bahay ng amo. So, walang magagawa si OFW kundi kikim-kimin yung sakit na hanggang sa pag naiipon na yung sakit na yan na siya.
meron na yung time na ano, hindi, pangatlo, hindi na siya talaga makakain, kulang sa tulog, pagkain, at saka pahinga. Yun na nga yung sinasabi ko eh, lalo na pag nandito yung amo mo, maghapon na nakabantay sa'yo, mas masahol pa yan sa isang CCTV. Oo guys, totoo yan. Lahat ng ginagawa mo is nakabantay sa'yo. Magpahinga ka man ng kahit saglit lang is tatawagin ka at tatanungin anong ginagawa mo. This is the time to do your job, not to just sitting down. Yan, lagi ang sinasabi ng amo. I am paying you, so you need to find what you need to do. Ganon ang amo. Kahit na hindi ka pa tapos kumain, kahit na ano pang ginagawa mo dyan, pag tinawag ka magtrabaho ka, walang papetik-petik dito sa abroad, pagod ka man o gutom ka, kailangan mong gawin yung trabaho mo guys. Diba? Pang-apat, yung bakit nagkakaroon ng depression ang mga OFWs. Yun nga ang sabi ko, hindi maganda ang trato sa kanya. Yes. Kung hindi maganda ang trato sa'yo, both na inaano ka ng nasa Pinas, kung may partner ka man, eh lalong mas grabe yung demand, anong tawag dito, demanding siya sa time mo, lagi ka nang inaaway dahil hindi mo na siya natutugunan kung ano yung mga pinagsasabi niya dyan sa ano, sa communication nyo, diba? Yun, mag-iisip na yung ano, yung part mo, partner mo, kung ano yung pinagagawa mo, tapos pagbibintangan ka na ng ano-ano dyan, diba? Naiisip na ng partner mo na ibaling sa iba yung time niya. Ayun. Yan yung ano, yung naano yung ugali nila na gusto na nilang maghanap ng iba. Ayun. Doon na sila, pag nakahanap na sila ng ano, ng na lagi nilang nakakausap, lagi nilang ang tawag dito, nakakapagbigay ng saya sa kanila, lalo na kapag may involved na sex, diba? Ayan. Ayan na. Si OFW naman, trabaho lang, iniisip lang na okay lang siya, pero deep inside is not very okay. Hindi na siya okay, pero lumalaban pa rin siya. Kawawang OFW, no? Panglima is, ang iniisip niya kung bakit yung nagkaroon siya ng depression, hindi nagagamit ng tama yung perang pinaghirapan niya dito sa abroad. Yan. Magbibigay tayo ng example, di ba? Hindi man alam na OFW na may kalaguyo na ang partner niya sa Pinas, pero ang sense lang doon is ang bilis maubos yung pinadala mong pera, di ba? Kaya yun, nade-depress siyang mag-isip kung ano nang nangyari. Pangalawa, hindi pa nakukumpleto yung ano, yung daily needs nila sa bahay is ubos na yung pera, di ba? Tapos yung other na ano, bisyo ng partner mo o kung sino man yung ano pinapadalhan mo ng pera is, di ba? Ang hirap, tapos mamaya't maya gagawin kang ano, parang withdrawal machine, cash machine. Eh, ang OFW is, minsan lang po yan na ano, magsasahod. Tapos, kapapadala mo lang ngayon ng pera is, kinabukasan, kukulitin ka na naman, naubusan na naman daw ng ano, ng cash. Oh, di ba? Si OFW, 1 month yan na pinaghirapan niya, pinagpaguran niya. Tapos pagkukuha lang ng ano, segundo lang, tapos ipapadala na sa Pilipinas, di ba? Hindi na niya yan iniisip kung may natitira pang pangkain niya o pambili na niya ng ano pangangailangan niya. Basta ang nasa isip na lang ni OFW is ano, just to provide your needs, di ba?
ito yung ano eh ang tawag dito, ito yung tinatawag ba na bayani. Bayani kami mga ano, OFW, kasi na ano namin lahat, yung natitiis namin lahat, yung hirap, gutom, puyat, diba? Tapos na-handle namin yung ano, yung yung hindi magandang sitwasyon sa Pinas at saka sa amo mo, diba? Kahit na hindi maganda yung ano tawag dito, kahit na hindi maganda yung trato sa iyo ng mga amo mo, is you still need to ipakita mo na ano, na masaya ka sa kanila, kahit sa loob-loob mo is durog na durog ka na. You still keep smiling, ayan, ngiting aso. Diba? Ganun ang ano eh. Siyempre nakikipag anuhan ka dito sa abroad, kaya kailangan mo pa ring ano i ano, tratuin sila ng maganda kahit ang trato nila sa iyo is hindi masyadong okay. Pero minsan talaga guys, yung nadidepress yung ibang kababayan natin dito kasi ano, ang amo nila is masyadong suplada, as in yung bunganga talaga, diba? As in kahit na ano, yung ibang kababayan natin nakikita ko sa ano, sa public places, eh kahit na sa ano, sa palengke, yun tinatalak-talakan niya yung ano, yung helper niya. So ang hirap yung ganung sitwasyon guys, kahit na nasa public places guys, tatalakan ka ng amo mo, 'di ba? Napakasakit yun sa dibdib kasi ang daming nakatingin sa iyo na tao. At naano ko na rin yan guys, na nung first contract ko, na experience ko yan kay among lalaki. Pinahiya niya ako sa public place, ginawa niya akong parang tanga, pero ang binalik ko sa kanya is tahimik ako, tumalikod ako at umalis ako, iniwan ko siya. Kasi ipipick up natin yung ano eh, yung mga bata noon, first contract, so first time ko in Hong Kong. So kung hindi ka marunong makianuhan sa ugali nila, yung technique ba na yung bawi-bawi ba next time? Oo. Tahimik ka man ngayon, pero pag once na medyo ka, medyo ano na, medyo ang tawag dito, medyo natawa ako eh. Medyo tumatagal ka na sa amo mo is bawi-bawi next time. Diba? Gawin mo rin kung ano yung ginawa niya para maramdaman din niya kung ano yung ginawa niya sa'yo. Anong pakiramdam na mapahiya in public. Diba? Pero yung ginawa ko naman is silently. Diba? Balik tayo guys. Bakit napagdadaanan ng mga FW ang depression? Number one is problema sa Pinas. Number two is problema sa mga amo. Number 3, kulang sa tulog, pagkain at pahinga. At number 4, hindi maganda ang trato sa kanya. Sa above yan, sa Pinas o dito sa bahay ng amo. At number 5, hindi nagagamit ng tama ang perang pinagpaguran sa abroad. Yan guys. Kasi guys, di ba galing tayo sa hirap, so nandito tayo sa abroad para magtrabaho, kumita ng pera para sa ating pamilya, para maipaangat natin ang buhay ng ating pamilya. Pero guys, mostly talaga, napakahirap. So guys, hanggang dito lang muna. Gagawa pa ako ng ibang vlog about sa depression. I-ano nyo na lang. Pag nagustuhan nyo ang video na ito, guys, paki-like nyo naman dyan. Pindutin nyo yung subscribe at saka yung bell button. Tapos press nyo yung all para pag nag-upload ako ng bagong video is manonotify kayo agad-agad, guys. Nabubuyuy.
Ayan, thank you, thank you, thank you so much. Bye-bye. Sorry, it's DJ.